Hello guys, welcome back to my channel. Again, narito na naman tayo muli para i-share sa inyo on how to join an Excel data to your GIS Victor Lear. So to start guys, dito sa ating QGIS, mayroon tayo ditong Municipal Lear. So dito sa Municipal Lear guys, ay makikita natin yung kanyang attribute. I-check natin yung kanyang attribute table guys. Open natin yung kanyang attribute table. Open, then so dito sa kanyang attribute table, meron ditong columns. So una ay ID, barangay boundary, municipal, then dito guys may area, at saka meron pa iba dito. So itong ibang layer dito ay hindi na kailangan, so pwede natin itong i-delete. So try na natin, delete muna natin guys. So click natin itong delete icon. Then itong path, hindi na ito kailangan. Ito siya, so hindi na rin ito kailangan. So delete natin siya. O yung natitira ay 4 columns lang, so meron siyang ID. So ngayon guys, meron tayong inihanda dito na Excel file, or ngunit naka CSV format siya. So ito guys, naka CSV format siya. Ayan guys, ito file niya is book1.csv. So open natin. So makikita natin dito guys sa kanyang table. So ngayon guys, meron ditong meron din siyang ID. So meron siyang column ID at saka barangay boundary, para ma-check natin mamaya guys sa pag-join natin kung magmamatch ba siya. So dito guys, total number of household, then total males, then total females. So in short guys, so yung gusto natin mangyari guys sa ating municipal map na layer, gusto natin dagdagan yung data niya. So lagyan natin ng additional data yung kanyang attribute table. Lagyan natin dito ng population data. So dito natin idagdag guys. Dapat yung mga data natin na idagdag dito ay dapat magmamatch dito sa ating Excel. So dapat pag barangay alingilan, so ito yung data na ma-input niya guys. Ikabalit ng bawat barangay ay ito guys yung mga data niya. So dapat magmamatch siya. So yung ginawa natin guys ay meron tayong mga ID dito guys. So ID number, meron tayong ID number 129 dito sa ating Excel. Then dito din sa ating dito din sa ating layer guys, ay dito sa kanyang attribute table ay meron ding ID number. So 129 din. So yung mga ID number guys ay naka-assign doon sa bawat barangay ng ating table. So Alangilan, kita nyo guys, Alangilan 1, Baliti 2, Bunbun is 4, Bugang is 5, 6 Konya, 7 Manuyog, Mayana 8, 9 and Poblacion. So dito rin guys sa ating Excel file na naka-CSV format. So ganun pa rin guys, yan guys, Alangilan 1 and Baknit 2. So nagmamatch din siya guys. So para magmamatch talaga yung data guys. So ito yung ID, yung i-link natin guys. Ito yung primary key natin para malink yung mga data natin. So ngayon guys, subukan na natin i-join yung Excel file natin, yung naka-CSV format doon sa ating QGIS layer. So ngayon guys, subukan na natin i-link yung Excel file na naka-CSV format doon sa ating QGIS layer, doon sa kanyang attribute table. So try na natin guys. So ngayon guys, dito sa ating municipal map layer, wait lang. So dito sa ating QGIS, i-add muna natin yung
Excel file yung naka-CSV format. So, click natin itong icon, yung add delimited text. Click, then click natin yung browse button. So guys, yung may dotted. Click. Then, dito guys, since nasave ko siya sa desktop, select natin sa desktop natin na folder. So, ayan guys, naka-desktop. Tapos, itong Bookpan CSV. Select, then click open. So, din dito guys, ating delimited text window. So, dito guys, makikita natin sa file format niya is naka-CSV siya. Select natin yung CSV. Then, hayaan natin itong record and fields options. Dito tayo sa geometry delineation. So, select natin yung no geometry or attribute only table. Then, so hayaan natin guys yung use subnet index, uncheck na yan. What's file, uncheck na. Hayaan na natin yan. Huwag na natin galawin. Then, click natin yung add. Then, click yung close. So, yung nangyari guys, nandito na siya sa layer natin. Kasama na siya sa mga layers natin. Na Bookpan yung file name niya. Then, pagkatapos guys, select natin tong municipal map na layer. Then, dito, right click. Then, select yung properties. Then, dito guys, sa properties window, select natin tong joins na icon. Then, pagkatapos guys, select natin tong add. Or add new join or plus sign. Click add. Then, join layer. So, select natin yung join layer. So, Bookpan. Bookpan yung kailangan natin i-join na layer. Then, join field is ID. Again, yung target field natin guys is ID pa rin doon sa ating GIS sa ating layer na municipal map. So, select natin yung ID. Then dito guys sa baba, uncheck na check natin yung custom field name prefix, check natin, then delete natin tong Bookpan. Then pagkatapos guys, check na natin tong okay. Then click yung apply. Then okay. So ngayon guys, i-check natin yung ating attribute ng ating municipal map layer. Right click, then select open attribute table. So ngayon guys, kitang-kita na natin sa ating attribute table ng ating municipal map layer ay meron na siyang additional data galing doon sa ating CSV files or Excel files na naka-CSV format. So meron na siyang appellation ng mga males at saka females. So yun guys, I think hanggang dito na lang tayo sa ating video on how to join an Excel data to your GIS Victor layer. So again, thank you so much for watching, and I hope meron kayong natutunan sa video na to. Don't forget to like and subscribe to my channel and hit the tiny notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Thank you and God bless us all. Bye-bye!